isa po sa mga kalapatid sa mga gagawin natin sa mga susunod na uploading natin, papakilala ko po sa inyo, papakita ko yung mga gamot. Kasi karamihan sa mga pansier, lalo na sa malalayong lugar, hindi po nila kilala o hindi man lang nila nakita kung ano itsura ng mga ginagamit natin. Unahin ko po dun sa pwedeng mabuhay yung ibon natin na wala to. Pero malaki yung naitutulong nito sa ibon natin. Di ba po yung mga ibon nyo nakikita nyo bumababa sa lupa? O kaya pumupunta sa gilid ng kalanan, may tinutuka sila. Ano ba yung mga kinukuha nila dito? Sa kalanan, malamang yung mga natitirang uling. Kasi kailangan nila yun. Kung sa tabing dagat, tumutuka sila, kailangan nila yung salt. O sa mga tabi, sa mga pader, nakita nyo, nauubos yung pader nyo. Kasi kailangan nila yung mga bato-bato. So, meron po tayong produkto para sa kalapate. Ito po yung tinatawag nating grits. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung grits. Kung mapupunta kayo sa mga loob na gumagamit dito, makikita nyo to nakalagay lang sa isang paso. So, yung ibon natin, pipick up nito, tutukan nito, depende sa pangangailangan nila. So, itong grits, bakit kailangan nila ito? Kasi meron tong minerals, maaring may mga vitamins to, pero ang higit sa lahat yung minerals. Bakit kailangan ng ibon natin yung minerals? Yung minerals, ito po yung tumutulong para makonsume na ibon natin, yung mga binibigay nating vitamins at saka yung mga tinatake nila na nutrients. Without minerals, yung ibang mga nutrients at vitamins hindi na magagamit ng kalapate natin. For example, yung calcium. Yung calcium po kailangan may phosphorus para magamit ng ibon natin. So itong grits, isa pang purpose nito, wala pong ngipin ang kalapate natin. Walang teeth. Ito po, pag tinaykin ang ibon natin, isa siya sa tumutulong para mag-grind o matunaw agad yung tinuka ng ibon natin. And tulad po ng panahon natin, nagre-revolutionize. Ibig sabihin, umuunlad, nagkakaroon ng pagbabago. Yung simpleng grits natin dati, ngayon po, meron na kayong makikita na magic pot. Itong magic pot, may grits siya, may redstone, may Taiwan soil, and may mga minerals. So, all in one, vitamins and minerals, meron tong magic pot. Sir, paano tutukayin ang ibon yan? Matigas po to. Pero yung ibon natin, may kakayahan to para ukit-ukitin yan. Unti-unti, tinutuka nila yan, depende sa pangangailangan nila. Ito po yung magic pot na tinatawag natin. So, ito na yung apo ng o anak ng grits. Pero meron pa, may apo pa yung grits natin, yung vitamins and mineral. So, meron na po tayong tinatawag na magic beans. Ito po ay grits, minerals, vitamins, nadadagdagan yung laman. So, yung magic pot natin, vitamins and minerals, ito ay nakakapsule na. So, ito po yung itsura niya. Nakakapsule po siya, pero ang laman nito, vitamins and minerals din, kaya lang may dinagdag pa rito. Ang dinagdag dito ay herb, special herb para maging active ang ibon nyo at para maging madagdagan, performance enhancer. So, yung grits, yung magic pot, yung magic beans, maganda po yan. Ang gamit po yan, the whole year round, pwedeng sa breeder, sa inakay, sa flyer. Huwag kayong matakot na may grits, meron kayong maliit na inakay. Kasi yan ay kailangan din ng inakay nyo. Pag maliit pa naman yung inakay, kapipisa pa lang, hindi siya sinusubuan pa ng breeder nyo. Milk pa yung binibigay. After 6-7 days, tsaka lang siya magbibigay ng patoka, including grits. So, nakita nyo yung evolution ng grits, pot, tsaka ngayon nakakapsulize na siya. So, may evolution yung pagkakalapate natin, gaya ng clocking. May evolution din po yung simpleng grits natin. Meron na rin siyang mga anak at apo.